nagnakaw kami. Illegal ang pwesto namin, polygal ang halap buhay namin. Yun lang naman ako. Sabi ko lang yan, oh, promise. Eh, pagdili ako, yaw! Nagsabi, magnakaw na lang kami. Illegal ang halap buhay namin yung pwesto. Pero illegal kami, illegal ang pwesto namin. Polygal kami, naghanap buhay. Wala kami. Again, kumusta kayo mga kabayan ko? Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyo. At ngayon po ay mag-a-update tayo dito sa lugar naman namin mismo sa Alabang. At kasalukuyan mga kababayan ay nandito tayo sa may ilalim ng tulay na tinatawag dito naming Bayadak. Ito po, itong mga dilaw na yan, ayun po yung malapit sa gate ng toll gate dito sa amin sa may Alabang. Tapos ito naman po yung pinaka-service road dito. Yan. At kanina po pala ay inumpisahan na rin po yung paglililis dito. Napakarami pong mga motor na nakaparada dito at saka yung mga kariton. Ayan, ngayon ay wala na po. Wala na po sila dito. Dati dito marami yan dito. At hanggang doon. Tapos sa kabilang side naman, doon sa kabilang side naman sa unahan doon, doon sa pinaka kabila talaga, ay ginawa po itong pwestuhan ng mga illegal vendor. So, ayun, pinagtatanggal na po sila ngayon dito at sobrang napakalinis na nito tingnan. Yan. At ang problema ko lang kasi dito sa area namin is ito, papakita ko sa inyo. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na kasi yung babaan dito ng ano, at parang ito nagiging bus stop. At minsan nag-ano rin po ito, nagsasanay po rin po ito ng traffic dito kasi sa sobrang haba po ng mga bus, tapos magkaroon lang po dito na at least 5 bus ay nagiging traffic na po doon sa may labas ng expressway. Ayan. Tapos nung mga nakaraang araw din po dito sa side na to ay napakaraming vendors. Marahil pati hanggang dito tapos hanggang dun sa kabila ay napakarami talaga mga vendors. At yun nga, kaninang umaga ay sinimula lang nga yung clearing operation dito sa amin sa Alabang. At yun, nagpapasalamat din po talaga ako ng napakarami, especially sa Pangulo natin na si Pangulong Duterte, dahil kung hindi po dahil sa kanya ay hanggang ngayon ay masigi pa rin dito sa area na to, dito sa amin nga, sa may Alabang. Ayan. At may, bukod dito mga kababayan ay may pupuntahan pa tayong lugar na kung saan marami din ng nagpupwestong mga illegal vendor dun sa may footbridge mismo ng Alabang. So dito. Tapos dito naman sa part ng area na to, dito sobrang daming vendors po dyan, mga nagtitinda ng saging at kung ano-ano pang tinitinda nila dito sa kahabaan na to mismo dito. So nagmumula siya dyan sa may poste na yan hanggang dito. Yan ay napakarami po talaga mga illegal vendors dati dito. So ngayon ay napakalinis na niya. At yun, saludo kay Mayor. Yan dito. Yan, kung dating nakapwesto yung mga vendor dito mga kababayan, ay simula dito, tapos hanggang dito. Yan, dito sila nakapwesto. Kaya kung dumadaan man yung mga bus dito, ay napakaiksi na lang ng kalsadang natitira gawa nung sinasakop na nila yung kahabaan ng highway na to. Tapos doon sa may footbridge naman mga kababayan ko, dyan sa footbridge na yan, ay dyan mismo yung sinasabi ko sa inyo na marami nagpapwesto ng mga gulay-gulay. No? At ito po ay malapit sa may barangay ng Alabang. So check natin kung nandoon pa rin sila. Ayan, napakalinis na talaga dito ngayon. Hindi ako makapaniwalang malilinis din pala ito. So kasi, di ba nga, nalinis na yung Kamaynilaan. Nililinis na rin yung Baclaran. So sana ito, ganun din ang gagawin. Kasi kanina, bago ako pumasok, ay may ginagawa po silang ano dito mga kababayan, yung parang nagtotoo sila ng mga illegal parking sa mga daanan. Mas maganda nga na ginagawa din nila yun para na rin naman sa ikakaganda ng kalsada, at para hindi na rin siya masikip pag dinadaanan mo. So ito na, sinasabi ko sa inyo, ito na siya. So far wala akong nakitang nakapwesto ngayon dito. Yan, kasi dati kapag pumupunta ako dito, kasi minsan hindi ko maiwasan na mamili rin dito. Pero sa gawing to mga kababayan, eto, yan mismo, ay may nakapwesto dyan, nagtitinda ng mga bags. Yan, tapos dito naman yung mga plato, mga ganyan. Tapos dito,
sa kabilang side naman dito ay puro mga gulay yan dyan. Yan. Dito, pati dun sa kabila, dun sa kabilang side ay puro mga gulay yan din. Yan, hanggang dito. Yan, mga gulay yan to dito lahat. Dito. Yan, so wala nang nagpupwesto ngayon dito sa ilalim ng tulay. Wala na. Tapos ngayon naman ay bisitahin natin yung public market dito sa amin sa Alabang. Ayan, ang linis na nga niya. So, grabe. Wow. Ang luwag na niya. So, ito yung resulta na pinatapad ni Pangulong Duterte na linisin yung nasasakupan. No? Bawat mayor ay linisin yung kanilang nasasakupan. At yun na nga, ito na. Effective na po. Ito na siya, napakaluwag na. Kasi kung dati mga kababayan, kung kapag pupunta ako dito, yung nadadaanan na lang is itong line na to, dito. Tapos, ito. Hanggang dito. Ito. Yan. Ayan yan. Pero may pamatay naman po kayo, sandal lang po. Yan po ay putol-putol ka. Ayan, at nag-a-announce nga dito ang ating ano barangay sa may barangay Alabang na mayroon daw dito nga nagbubudol-budol gang na nagpapakita daw di umano na nga 50,000 pero ang totoo po niyan ay dyaryo lang daw. So ayun. At dito naman sa kahabaan ito dito mga kababayan ay napakalinis na rin. So napakaluwag na niya ngayon. Kaya masayang-masaya ako kasi bihira lang ako pumunta dito pero ito yung nasisilayan ko nga. Ito, yung kalinisan dito sa Alabang. Although dati naman na malinis talaga yung ano namin dito, yung public market, malinis talaga siya. Pero mas lalo pang nilinis lalo ito. So once again, kumusta kayo mga kababayan? Magandang umaga sa inyo, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi. Ngayon ay i-update ko naman kayo dito sa amin sa may public market. Kasi kung kanina ay nagsagawa po sila ng clearing operation dito. At bawat kanto po ay nasuyod na rin nila yung mga illegal parking katulad ng yung mga motor at tricycle. Ngayon ay umakit ako dito sa bridge, dito sa amin sa Alabang. Ayan. So para i-update kayo sa kaganapan dito. At yun na nga mga kababayan, ang nakita ko po dito ay kalinisan talaga. Although medyo masakit sa mata yung mga nakaparadang motor, sasakyan, at kung ano-ano pa. Pero yan po, yung nakapark na yan dito sa side na to is ano po yan, mga legal sila. Tapos dito naman mga ano po rin po sila, mga legal na nagpapark. Tapos yung mga stall na nakikita nyo, ayan, ay mga legal po yan. So yung mga ano dito, mga illegal vendor ay wala na po. Kasi dati dito, dyan, dito mismo sa area na to, at dun, ay ang dami pong nakapwesto ng mga illegal vendor dyan, especially dito sa ilalim mismo ng footbridge na ito. Ito, mapakita ko sa inyo. Ayan, dito sa part na to, mga kababayan ko, magmula dito hanggang doon, ay puro gulay talaga nakapwesto. So ngayon ay mahigpit na ang seguridad dito, kaya hindi na sila makapagpwesto dahil pinagbabantay po dito na ito. Yung taga Lungsod ng Muntinlupa, ayan, parang binabantay nila dito yung area para hindi na ito muling mapwestuhan dito ng mga illegal vendors. At maging sa kabilang side na yun mga kababayan, dun sa may Mercury Drug, tapos Tropical Hat, ay may mga nakalagay po dati dyan ng mga sidecar. Ayan, magmula dun sa dulo hanggang dito ay may nakalagay po talaga dyan ng mga illegal parking. So ngayon mga kababayan, i-check natin yung isang gusali dito na yung taas ay parang ginawang dumpsite. So tara, samahan nyo. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko na dati ay nagmistulan itong dumpsite. Pero malinis na siya, although may mga karton-karton pa tayo nakakita, pero hindi na siya ganun kalalaw. Katulad ng mga nakaraang taon na sobrang dami talaga ng basura dito. Yung akala mo ginawang dumpsite itong ano na to, yung area na to. Ayan. Tapos ito naman dito sa baba ng hagdanan na to, maraming nagpupesto dyan ng mga illegal vendors, especially dito. Ayan. Dyan sa area na yan. Dito. Yung tinuturo ko sa inyo kanina. Ayan. At yun na nga, hindi sila makapagpesto. Ayan. Dahil may isinasagawa ng operasyon dito. Yung taga City of Muntinlupa ngayon. Ayan. At marahil kinukonfiscate nila yung mga sobrang bahagi ng kanilang store kasi nakakasagabal ito mismo sa sidewalk sa dinadaanan ng mga tao. So puntahan natin yun kung anong kaganapan din mga kababayan ko at i-update ko kayo. Alam na ako kami, illegal ang pwesto namin, po legal ang halapuhan namin, yun lang naman po.
mga bata. Pagkain nila. Ano mag-aaral ng mga anak kami kung wala makain? Wala kami pambayad sa eskulan, mga pamasahe. Ganun lang yun, sir. Hindi kami lumalaban, hindi kami umano. Pariya sa amin, halap buhay. Wala kaming nilalamangan. Ang pwesto lang ang illegal, pero hindi kami nagnanakaw. Hindi kami nagagawa ng masama para mag-anap buhay. Oh, ma'am, pala question, ma'am. Sumusunod naman po ba kayo sa batas ng Alabang? Opo, kami po. Sumusunod naman kami sa batas? Sa umaga, hindi kami nagtitinda. Sa hapon po, ako nagpapaisa rin ako kahit makita ko ng anak ko. Kami po, sa gabi lang naglalabas. Sa umaga, wala pa sa way. Ngayon, ginagawa namin ito kasi kailangan namin mabuhay. Ayaw ka lang sa amin, sir, ha? Meron kami kailangan ng gamot. So, sumunod ako po. Dapat kailangan namin gawin araw-araw para may pambili ng gamot. Eh, kaso wala, sir, eh. Ang ginagawa nila, naras na kami dito. Naharap na kami, para kami makaroon. Paano ko kami kami ng hamot na kapo po? Nakamayos na po kami dito. Nakamayos na po kami, pero wala kami makaroon. Paano ko kami namin dito? So, ano po? Hamot! Tapos parang bata, pagkain namin, ang upang kami, parang bumi namin. So, ano po ba yung paparating yung mensahe para kay Mayor? Paparating kay Mayor, hindi mo kami na... Kung sakaling mapapanood niya to? Kaya pag-pwesto na makayos lang. Vendor dito. At yun nga, may mga mensahe sila na gustong iparting kay Mayor. At gusto nila na magkaroon sila ng pwesto or kahit malambigan sila ng oras para para malaya silang makapaghanap buhay. Dahil may marami din daw silang pinag-aaral at may mga anak sila na may sakit.